ito mga motoholigans, pinaarawan muna natin si Project Max at in-grinder natin yung tangke dahil nung bumagyo, yung bagyong Rolly ay naagingan siya ng ulan. So anong nangyari, yung mga kalawang niya bigla ulit nagsiumbukan. So hindi natin kailangan nun kasi hindi pa natin siya na i-clear coat ng matte clear coat. So para lang din maiwasan yung pagkalat pa, ang grinder na po natin. So ayan po ang update. Lalagyan na natin ng guard, heat guard. So lalagyan pa natin yan syempre ng thermal wrap. So hindi pa rin natatapos dahil kailangan natin ng bagong pipe na nakandito sa taas sa bandang gitna. Yung battery syempre sa loob. Tapos yung tapaloto natin sa likod. Meron na rin tayong skid plate, fender sa harap. Ayun o, masyadong namula yung mga kalawang na naanggian ng ulan. So i-grinder natin ng konti yan para pagka top coat wala na ang kawala, secure na. So ayan mga motohuligans, ang build pong ito ay post apocalyptic na tracker. So far so good. So marami pa tayong gagawin, maglalagay tayong mga bar end. Ito ipapalitan natin tong bar na to, tong stabilizer niya ng gintong materyales para lang din mag-match sa ginagawa natin. Marami nagtatanong kung magiging mabigat yung motor. Opo, magiging mabigat siya, pero hindi naman ganun kagrabe kasi yung mga tinanggal natin dito na parte niya, katulad na itong pinutol natin, mabigat din po yan. Pati itong mga ano sa pilit, ayan, mabigat po yan. So mabigat din. So kadagdagan lang siguro ng ano, konti. So bigat ng konti, pero syempre para mo pa ma-achieve yan kung hindi nyo gagamitin yung mga ganyang klase ng bakal. So hindi naman po siya ganun kakapal kasi yung iniisip ng iba na sobrang kapal. Hindi po siya ganun. So ito mga ihigpitan pa yan dahil ito mga clear coat po natin lahat yan. Siyempre shout out kay Putoy na laging kong kasama at siya talaga yung bumibira niyan. Kumbaga more on suggestions and design lang ako. Siya yung taga-execute. Alright, so balik ako ngayon. Quick update mga kamotohuligan. So lahat ng mga winelding natin, finul weld na po natin yung mga ilalim niya, yung mga dugpungan. So wala na po yung mga spot lang. So ayan. Tapos magawa na rin natin ng battery mount sa ilalim ng upuan. So gel type yan kaya okay lang na makahiga. So yan, tapos nandito na rin yung mount natin sa plate number. Yan. Siyempre, dumating na yung gulong natin. So 90 by 19 sa front at siyempre sa back is 110 by 90. So power tire. Yan po ipapalit natin para dual sport na po siya. Alright, so yung tangke, nakatanggal na yung tangke kasi dadalhin ko na siya kay Daddy Ram para malagyan ng ating peanut curl. So abangan nyo yan yung gagawing artwork ni Daddy Ram ng Psycho Tattoo Studio para sa ating project bike. So ayan yung mount niya. Pick ko kayo. So ito na mga motohuligans, dala na natin ang tank ni Max para dalhin kay Daddy Ram. Ayan, kasi pipintahan niya yan dito ng pinup girl natin at kung ano mang font dito. So ang dala ko ngayon si Bok dahil hindi ko kayang dalhin to kung naka-coffee racer tayo at ayoko naman isok bit sa balikat. Alright, ito muna tayo. So mga motohuligans, nandito na po tayo sa shop ni Daddy Ram sa Psycho Tattoo Studios. Ayun si Esther o.
Nalagay ko muna yung tangke doon kasi nagbabanyo si Daddy Ram. Ayan, maya. So ayan mga Kamoto Hooligans, ito ang ating design sa tangke. Only legend knows. Si ano po yan? Si Pinyamuran po yan! Hindi. Only true fans know. Favorite actress ko po yan. Indie actress. So syempre post-apocalyptic kailangan natin ng ano? Walang damit, Brad. Ay, hindi mo kailangan ng damit eh. Pampaswerte, pampaswerte sa tangke. Ayan, oh. Siya na yan. So sa mga nakakaalam kung sino siya, i-comment down below. Ang maling comment, may premyo. Sige. So ayun po mga Kamoto Hooligans. So dito ka na rin tatapusin tong vlog natin. So iniwan na natin yung tangke kay Daddy Ram para gawin yung art niya. At syempre, si Project Max po ay isang work of art or built natin from scratch na minodify po talaga lahat at hindi lang basta pinalitan lang ng kung ano. So, malaman po natin ang mangyayari at excited na ako sa gagawing artwork ni Daddy Ram. At syempre, maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa mga updates natin tungkol sa aming first project dito sa Moto Hooligans Garage. Yun na po mga Kamoto Hooligans, maraming salamat sa panonood, sa pag-subscribe. Click that notification bell kung nagugustuhan niyo po yung mga episode natin at gusto niyo makakuha ng update. So, yun na po mga Kamoto Hooligans, at madaling araw na rin at it's time to sleep. Alright? Ayun mga Kamoto Hooligans, this is Tagun.